Welcome po sa aming channel! Pong mga kumpare at kumari dyan! Kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at hit the notification bell para sa iba ko pang mga videos. So, itong aking dito siya nakapatong sa aking plantsahan dahil pinaplantsa ko rin yung iba. Itong aking lumang machine, binili ko ito sa Goodwill dati pa. Pero maayos pa siya, nakakapag-repair pa ako. Bali, gumawa ako ng ilang punda, pero ang pinaka magandang ginawa ko ay ang aking face mask. Sa loob, meron siyang felt. Ito ang aking face mask. Yan. Kailangan ko ito rin sa paglilinis at syempre, itong sa darating na o itong meron sa ating virus. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking face mask. Kailanganin natin ang pattern. Itong pattern na to ay galing dito. Bali, tinupi ko siya. Tapos, tinupi ko to. Kita ko. Tapos, yan. Ganito ginawa ko. Tinupi ko to. Tapos, giniinan ko lang siya ni Sinise na ganyan. Sa papel. Kahit anong tawag dito. Yung pwede nyong gamitin pang pattern. Yan. So, tinanong ko lang siya. Naging ganito na. Kaya lang ito malaki. Pareho din to. Kasi, tutupiin ko to mamaya. Kailangan kasi nito na may ganito. Dahil yung tela, para may space siya. Yan. So, kakailanganin natin ang pattern. Siyempre, ng gunting. Tapos, ito yung garter na ipansasabit nyo sa inyong tenga. Tapos, meron din tayong bali, ito na yung may nagawa na akong isa. So, ito yung tela. Yan yung tela pa. Pero, sa ngayon, ito yung gagamitin kong tela. Yan. So, umpisahan na natin. Kailangan gumawa ako ng apat nito. Apat dito. So, ayan. Gawin na natin. Kakailanganin natin ng ito. Kakailanganin natin ng filter. Ito, ang tawag dito ay felt. Yan. Ang tawag dito ay felt. Ito yung magsisilbing filter niya. Non-woven siya. So, ito ay maganda na makapal siya. Ito yung magsisilbi na filter dun sa inyong mask. So, maganda yan. Dalawa nito. Dalawang size nito. Tapos yung woven pala, dalawa lang. Dalawa lang din. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ganda ng itsura niya. Dito.
natahin na natin. Tatayin na natin. Itong gilid naman, tatayin natin. Para sa hanggang to siya. Ayan. Itong kabila naman, itong dalawa, ayan, tahi na. So, nakaganito siya. Tira niya ganun din. Tingin natin. Ang nangyayari ay tatayin natin sila. Sanya. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin, patayin natin siya. Ayan. Pagayaan. Patayin natin siya. Tatayin sa gilid. Gilid. Ayan. Tatayin natin itong gilid, anak. So, natahin na yung gilid. Ito namang gilid ang tatayin natin. Yan. So, tayin natin itong gilid niya. Make sure yung pattern pantay talaga. Kasi, pag hindi siya pantay, kakaproblema tayo dyan. Thank you. I love you. I love you. Tulog to mama. Ako, nilala ko na. Yan. Tapos saka ako, tatayin. Para dire-dire. Sure, pantay talaga yung tahi nyo. Baliktad natin siya. Okay? Babaliktad.
Garantihin yung ayusin niyo ang pagbaligtad nito para maganda. Yan. Dali lang guys, gumawa ng sarili niyong ano. Kailangan ko to lalo na ako naglilinis ng bahay. So ayan. Ganito ang itsura ng aking mask. Pero mas maganda, plantsahin nyo. Maliit lang siya kasi, para siya sa aking mister. Ibibigay ko siya sa aking mister. Ayan. Pwede rin siya kay Steven. Gagawa ko si Steven sa susunod. Ayan. So, ganun lang guys, ang pagtatahi ng mask. So, papakita ko sa inyo pa kung paano ko titiklupin at ilalagay ang ating ganda niya. Bibigay ko to sa aking asawa. So, dito, pwede niya siyang plansyahin. Ako, hindi ko na siya linen siya. Ayos naman yung ano niya, tela. Ayan. So, mas maganda maplansya niya siya. Ang last step natin ay titiklupin ito. Saka natin ilalagay ang anong tawag doon? Ang ating ano nga anak? Saka natin ilalagay ang ating tansi. Ano ba yung garter? Ayan. So, pakikita ko sa inyo ang ating finished product maya-maya. Ito ay titiklupin nyo siya ng tatlo. Tatlong tiklop para maipasok nyo dun yung ating tansi. Ayan. So, maganda ang ating pagkakatahi dahil maganda ang ating maganda may makina. Ito na ang kanyang mask. Nalagyan natin siya ng garter. Inyong gamitin ito para maipasok. Anong to? Pwede yung ganyan lang. Tapos, pwede, ipapasok nyo to dun sa loob. Para hindi ano. Hindi kita. Pagayin siya. Oh, maayos siya. Para hindi siya masakit.